ito ma-absorb? Talaga? Ano ba sasabihin tong video na to na hindi ako masyadong mahihiya? Hindi ko alam, pero gusto ko talagang i-share kung paano siya gamitin kasi sana nung mas bata pa ako, ginamit ko na siya kung noon ko pa to na-discover. Type mo nga T-A-M-P-O-N-S. Paano i-pronounce? Tampon. Tampon. Ayan, ganun. Okay na. Hi! Welcome to my channel. I'm Ivy, also known as Ibyang. Since it's International Women's Month naman ngayon, naisip ko na gumawa ng video na may kinalaman sa ating mga babae. So, pasintabi muna sa mga kumakain, sa mga kalalakihan dyan, mga boyfriend, mga jowa, asawa. Dahil, excuse me, hindi ito para sa inyo, no? Nakita ko sa YouTube konti ng mga ganitong klaseng videos. And I feel like dapat mas marami tayong makuhang information about it. And makakita tayo ng ibang options on how to deal with this girl thing. Yon. So ano ba tong tinutukoy ko? Walang iba kundi tampon. Tampon. Yan ang sabi ng minister. Tampon. For the past 15 years, I think, ang ginagamit ko talaga is napkin. Yung regular napkin with wings. Kaya lang, over the years, nakaka-experience ako ng rashes. Yung wings talaga niya, yun ang nagdudulot sa akin talaga ng discomfort. So, tinry ko rin naman yung non-winged na mga napkin. Kaya lang, alam mo yung side leaks, sobrang inis na inis ako kapag nagkakaroon ako ng side leaks. Ewan ko kung ganun din kayo, pero ako kasi yung tipo na ayokong nadudumihan yung suot ko. So what more, diba? Yung ganitong klaseng dumi na naku, pasensya na talaga sa mga kumakain. Diba sabi nila kapag meron ka, parang mainit ulo mo, ganyan, meron na naman siya. Yan, expression yan eh. Pero feeling ko, yung literal na discomfort na nararamdaman mo, yun yung mas nagpo-push sa'yo na mabwisit agad-agad. Yung ang isin ng pasensya mo, di ba? Kasi may, hindi ka na nga nararamdamang maganda. Akala ko, I have to deal with this kind of discomfort all my life na. Ay, hindi ko alam na meron palang ibang option. Ulit. Hindi ko alam na meron palang ibang product option na pwedeng gamitin kapag ganitong meron kang period. Alam mo yun, naiisip ko nga dati. Eh, bakit yung mga artista, parang wala silang pinipiling araw, wala silang pinipiling okasyon. Parang all days of their lives, parang pwede silang magsuot ng gusto nila. Tapos, lalo na yung mga papanood ko sa ASA, parang every Sunday may performance sila. Bakit parang hindi naman nagkakaroon pang mga babaeng artista na to? Parang all days is okay silang mag-perform. Lalo na kung magsiswimming ka. Hindi ka makapag-swimming kapag meron ka. So ayun, nabanggit nga ng kapatid ko yung about sa tampons. So ako naman, nag-research ako ganyan. Nag-search ako sa YouTube, pero parang konti lang yung may ganitong klaseng video. Mostly international yung nakikita ko. Isa sa nakita ko is yung video ni Miss Anne Clutes. Tapos, convinced na ako eh, na gusto ko siya. Kaya lang, meron pa rin akong mga agam-agam. Yan. Tapos sabi ng kapatid ko, alam mo, te, kapag gumamit ka ng tampons, kahit mag-swimming ka, kahit second day mo pa yan, walay na bakas. As in, I'm sold. Okay, bibili na ako ng tampon na yan. Itong nakita ko sa video na to, available siya sa Lazada. And, meron silang try-out pack. La Douche Tampons. Yan. Ano nga ba yung tampon? Tampon ako ng tampon. Hindi ko pala nasabi kung ano yon. A tampon is an absorbent material designed to be inserted into the vagina to absorb menstrual flow.
medyo kinakabahan ako dun sa part na ini-insert. Ini-insert, di ba? Ito yung benefits of using La Douche tampons. Sabi niya, La Douche tampons protects you day and night during 6 to 8 hours, feeling comfortable and safe. La Douche tampons avoid smell because the menstruation fluids are absorbed inside your body. Also, avoiding irritation and rashes. Supports when you are inactive, when you are active in sport, even when swimming. 100% biodegradable organic tampons. Meron siyang tatlong sizes. Ito yung mini, ito yung normal, ito naman yung super. From left is yung mini, then yung normal, pinaka-right is super. Nagkaiba siya sa haba and sa taba. Ito, ma-absorb? Talaga? Yun yung una kong impression nung nakita ko siya. Kapag in-insert mo siya sa iyong vajayjay, habang nababasa siya, nage-expand siya. Mas lalo akong natakot. Kung yung regular napkin mo is nagre-range lang from 5 pesos to 7 pesos, I think ito magre-range from 10 pesos to 13 pesos each. Medyo mahal siya. Medyo mahal talaga siya compared sa regular napkin. Before nga pala kayo maglagay ng tampon, make sure na nahugasan nyo yung kamay nyo. Individually sealed yung bawat isang tampon, meron siyang cut dito sa gitna. Pag bubuksan mo siya, ito-twist mo lang siya. Then, luluwagan mo lang yung other side na to. Ayan. Tapos, mukhang na siya. Then, yung other side naman, piga-pigain mo lang pa. Medyo masikip siya eh. Ayan. Tapos, makikita mo dito, sa kabilang side, dun sa flat na side, ito kasi yung rounded side, ito naman yung flat na side, nandito yung tali. Ito yung tali. So, ayan. So, isi-secure mo yung tali kung hindi siya matatanggal. Kailangan hindi yan matanggal kasi ito yung gagamitin mo eventually panghila sa kanya kapag magpapalit ka na or aalisin mo siya. Press mo yung finger mo na to dito sa flat end niya, then hawakan mo lang siya paganyan. Disclaimer nga pala, no? Hindi ko siya ine-endorse. This is just a guide kung kino-consider mo na siya na gamitin. I'm 28 years old, I'm married, so basically, alam ko na yung mga parts ng katawan ko. Kung may makakapanood man ito na mga teenagers or mga bata pa, pero having the same problem as mine, I suggest na panoorin nyo to kasama yung mga mommy nyo or guardian nyo para mas makapagtanong kayo sa kanila because you really need to know your body parts para ma-execute nyo ng tama to. Siyempre, hindi ko ituturo kung paano mismo to ilagay. Ano to? Ako, mas komportable akong ilagay siya nang nakaupo ako ng pasquat. Ilalagay ko lang dun sa hole ng vagina. Ipe-press mo siya ng dahan-dahan. Malalaman mo naman if something's wrong. Kapag nasasaktan ka, may mali. So, it has to go very smooth lang. Ako, isinasagad ko ng press hanggang sa ganito ko. Sa ganong lalim kasi, secured na ako na hindi ako masasaktan, na hindi ko na siya mararamdaman, at hindi siya mahuhulog. Lalo na pag umiihi tayo, may pressure, ang tendency is i-push niya palabas yung tampon. So, kailangan i-secure mo siya na talagang nasa loob siya. Huwag ka mag-alala kasi may tali naman. Hindi naman yan isuswallow ng, alam mo na. Hindi niya isuswallow yan, bes. Ang next na worry ko nung ginamit ko siya is, what if may mag-leak? Sobrang wonderful ng pagkagawa sa katawan natin. Alam niyo yung parang eto siya, tas eto yung skin mo sa loob. Kung ano yung shape niya, sumusunod siya. So walang space na naiiwan para mag-leak siya. Magli-leak lang talaga siya kapag puno na siya at hindi mo nabantayan, hindi mo napalitan. Paano mo malalaman na okay siya? Pag tumayo ka, and then nagbihis ka na, hindi mo siya naramdaman, tama yung pagkalagay mo. Nung mga unang araw na ginamit ko siya, takot kasi akong i-push siya too deep kasi natatakot akong hindi ko na siya makuha. Which is,
may discomfort akong naramdaman. Kapag naglalakad ako, nararamdaman ko siya. Pag nakaupo ako, nararamdaman ko siya. And may something na parang masakit. Kasi matigas siya eh. Hindi pa naman siya wasa eh. Second day ko, inayos ko siya. Medyo nagtiwala na ako dun sa taling nakalabas sa kanya na hindi. Hindi niya to isuswallow. Ilalabas din niya to. Kaya yun, nung second day, medyo pinush ko siya deeper. At ayun, hindi ko na nga siya naramdaman. Dun ako nag-start na maging komportable sa kanya. Nung unang araw ko, ginamit ko muna yung normal. Second day, since alam ko na na mas malakas yung menstrual flow ko ng second day, ginamit ko yung super. Tapos nung third day, balik ako sa normal. Then nung fourth day, nag-mini na lang ako. Nung una, parang every 6 hours, pinapalitan ko siya. Pero pag second day ko, parang every 4 hours lang nagpapalit ako ng super, ha? According dito sa instruction manual nila, hindi ka dapat lumagpas ng 8 hours. Bakit? Naku, importante to. Because of the TSS or the Toxic Shock Syndrome. So what is TSS? TSS is a rare but very serious illness that can occur in men, women, and children. It is caused by toxin, a kind of biological poison that is produced by a type of bacteria, Staphylococcus aureus, that is frequently present in humans. Sorry ha, hindi ako nurse, hindi ako doctor, hindi ko alam kung paano i-explain talaga yung ano yun. Basta ang sabi dun, since wet siya, and madumi yung lumalabas sa atin na ina-absorb niya, the fact na nagsistay siya ng mas matagal sa katawan natin, mas na-expose tayo sa bacteria pa. Sa mga nabasa ko din, hindi nila ina-advise na mag-wear ng tampons kapag natutulog. So, hindi ako tampon all the way. Kapag gabi, kapag natutulog, naka-napkin pa rin ako. Kasi hindi ko rin alam kung gaano katagal ako matutulog. Baka makaligtaan ko siya. But at least, during daytime, hindi na ako masyadong irritable. Na-try ko na din siya habang nagsuswimming. As in, wala. Wala talaga. Wala akong naramdaman na nabasa siya ng tubig dagat or ng swimming pool. Tapos hindi na rin ako nag-iisip kung anong dapat kong isuot dahil meron ako. Hindi na siya issue sa akin. Since medyo praning nga ako sa leak talaga, hindi ko pa rin maalis na gumamit ng panty liner kapag nakatampon ako. Parang backup lang siya. And so, paano naman siya dinidispose? All you have to do is get a tissue, i-wrap mo lang doon, then dispose mo properly. So far, mga 4 to 5 months na akong tampon user and no regrets. As in, no regrets talaga. So, again ha, hindi ko siya inire-recommend. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko and yung mga information na ganito. Though alam ko hindi to laging pinag-uusapan. Kasi nga, nakakahiya. Usapang ba JJ? Hindi ko kayo pinipilit na mag-switch to tampons. Kasi una nga, mas mahal siya. And then second, baka yung komportable sa akin, hindi naman komportable sa inyo. Or best is consult your OB muna bago kayo gumamit nito kung hindi talaga kayo komportable pa dun sa mga research na nagawa nyo. This is available pa lang sa Lazada. Pero meron din naman sa mga supermarket na ibang tampons. And I think yung mga Tampax, Playtex, I think meron silang applicator eh. Check na lang kayo ng ibang videos kung paano ginagamit yung mga tampons with applicator. Sana may natutunan kayo dito sa aking shinare na experience. And kung hindi nito nagustuhan, huwag nyo namang i-dislike, diba? Thank you sa panonood nyo sa video ko. Thank you sa paglalaan nyo ng oras para pakinggan ang aking mga kuda. Kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe. Give this video a thumbs up and share because sharing is caring, you know? See you on my next video. Bye-bye!